evening, ma'am, or sir LD in Sena. Yes po, kindly share din pa ng mga live natin para marami yung makapanood. Libre po ito para sa lahat. Okay, gagawin natin every Sunday kasi supposedly kagabi. Kaso medyo short day sa oras kaya nilipat natin tonight. But on the next Sunday naman, syempre, magla-live pa rin tayo. Okay, from Hinguog City pala. Masami sa Oriental. So magkalapit lang pala tayo, no? Bianek Cesar Landas from ano lang kasi kami. Misamis Oriental din. Ngayon, meron tayong from Agusan del Sur. Meron din from Nueva Ecija and Catbalogan. Oh, sa Buanga. So mostly marami yung taga Mindanao na nandito. And syempre, meron din naman si Ma'am Ronella from La Union. Mula sa pinakataas. Ang bansa hanggang sa pinaka ano, dulo. Mindanao and Luzon. Okay, from Bukidnon, si Visto Gina. So, yan, malapit lang tayo. San Fernando, nako, napakalayo ng San Fernando. Okay, so it is good to know, no, na marami talaga, I mean, mataas or malayo yung abot ng class ng law. Meron tayong from NCR, Visayas, meron din tayo, syempre, dito sa Mindanao. And hopefully, no, pagdating ng panahon, magkakaroon tayo ng face-to-face orientation. Hindi pa kasi naganap yan eh. But, yeah, never know what will happen. Okay, it's in summer from Visayas. Si RG Gatso. So, si LD Encina naman from Bukidnon. Okay, Kaamulan. So, from Ilocos, no? From Batangas. Alright, so we are now 112 na nanonood. So, this is progressing. Kasi dati, I think nasa 80 plus lang tayo. And ngayon, hindi pa nga tayo nagsisimula. Pero, nasa ano na tayo? 110 almost. So, Tarlac represent. Yun. Meron din tayo sa, ano, kapatid natin sa MSU Marawi. So, galing din pala ako, no? Sa mga hindi nakakaalam. Nag-aral din ako dati sa MSU. Naawan. Opo. Emission na awan. Okay, meron tayo sa sila JR Balwit from Davao del Sur and then from Agusan del Sur. So daghan-daghan naman din mga Bisaya dire. Sir, kailan po rationalization sa POE? Ano po, Sir CJ Mendoza, no? Kilala natin to si Sir CJ. Nagsama na natin to sa Napol Comata. So, yung POE kasi hindi pa natin sure eh, but we will align schedule also with that. So, magkasama natin. Hopefully, no, sila Ma'am Rica. Tapos yung top 3 dati. We'll set the schedule for that. Katilan, Surigao del Sur, Mindanao. So, dagan-dagan, mga Bisaya. Dari. Okay. Yun, it's 7:23, so 7 minutes more and then we will start yung bakbakan. So kindly ano pala prepare a ballpen and then check a notebook. Sir, POE or FOE is like entrance exam? Yes po, yung penology officer exam and then fire officer exam is entrance exam yan. No, sa mga gustong pumasok sa BGMP and BFP. Ang kaibahan nga lang, kapag nakapasa kayo ng POE o FOE, is hindi nyo siya pwedeng gamitin sa ibang bureau. Halimbawa, nakapasa kayo ng POE. So, yung POE po na license na, I mean, yung certificate of passing na nasa inyo is only for BGMP lang. Hindi nyo yun pwedeng gamitin. Mag-apply sa police, no? Kasi yung sa police naman, meron tayong PNPA or yung mas kilala sa Napol Com exam, no? Yung POA is only for BGMP po. And I think pwede yan sa BUCOR, no? Bureau of Correction na gagamit yung POE nyo. Then for fire officer exam, syempre, para sa pagiging bumbero. Alright?
Yung Napolcom naman, syempre, sa mga kapatid natin, nag-aasam na sana'y magiging pulis. Yun. Yun, thank you po, Ma'am Mina Ramos Gorospe, for sharing your stars. Hindi naman tayo nangihingi, pero thank you for that. Yeah, appreciated po. Correction, sir. BGMP, Bucor. Oh, sabi pala, BGMP and Bucor. Sir, recorded? Yes, recorded din po ito. Okay, anong oras na? It's 7:25, 5 minutes more. So, kwentuhan muna tayo, bang hindi pa tayo nagsisimula. Kamusta yung pagre-review nyo? For sure. O sana, I'm hoping na nakapag-start na kayo ng review. Okay? So, mas maaga mag-review kayo. Mas marami yung lumalabas sa fire suppression and then dun sa fire investigation. So, yun yung mga pinaka-importante. No, yung fire suppression and fire investigation, yung sa arson. Kasi mostly, yung exam natin is situational po. Meron din naman mga specific questions, pero marami yung situational. Kung saan, ginagamit yung mga nalalaman nyo into a situation. Kung ano yung gagawin nyo kapag halimbawa ganito yung nangyari. And of course, then, no, ano ba, yung sa fire code natin, yung sa assemblies, ano ba yun? Hindi ko pa kasi nabasa, na-recall yung fire code na eh. Pero meron yung type of, ano ba yun? Ano ba, yung mercenary, yung assemblies, ganun. Tatalakayan natin yan in the next live natin. Sir, saan po pwede mag-download na recorded? Hindi po, nasa Facebook lang po ito, itong recorded natin. Arsons po. Yes po, yung sa fire investigation, yung Bureau of Fire and Protection Standard Operating Procedure, no, yung BFP is OP. Saka yung occupancy pala, no, sabi ni Rodney Dolores. Thank you for that, sir. Yes po, yung occupancy natin. Dapat kabisuduin nyo rin yun, yung sa fire code. Saka yung means of egress, no, yung MOA sa fire code, means of egress po. Arson, dyan po ako nalilito. Okay, no worries for that, sir. Nakakasama natin na magtuturo ng arson is si Sir Harvey Neal, kung may nakakilala sa kanyo. Siya po yung top 3 ata ng last April 2022 na fire officer exam. So, magkasabay kami mag-take ng exam. And kabisado niya yung fire investigation or yung arson, pati na yung BFP SOP. No? Yung bayad po ba, sir, is for review lang, hindi kasalan yung reviewer? Hindi po, yung sa mga sumali pala ng ano namin, online review namin, meron kami mga reviewer doon, and saka yung notes po, kung may nakakapanood ng YouTube natin, yung notes na sinasabi ko na nandun, syempre, ibibigay natin yon doon sa private group po ng FOA. Okay? So, yung sumali, ano na po yun? Reviewer and then online review. Kasi, may 5 pa naman mag-start yung review natin. So, habang hindi pa nagsisimula ang review, pwede na muna kayong mag-scan ng mga reviewers. Eh. Kasi para ang magiging dating is yung review natin sa May 5 is parang refreshment na lang sa inyo. Kasi kung sa May 5 pa kayo magsisimula, hindi natin alam eh kung ma-absorb nyo ba lahat. But, we will do our very best na tugunan yung ang mga kailangan nyo sa pag-review. Kasi almost 1 month din kasi yung dating ng review natin. And syempre, during review, magkakaroon tayo ng discussions and then mock test, no, for follow-up ng mga nalalaman ninyo. No? Mock test and final test, syempre. Ah, prima facie evidence. Yung prima facie evidence po, Sir Rodney Gutierrez, yan po yung mga primary evidence or yung mga primary evidence kung saan matatawag natin na yun ba talaga ay arson, no? So, madi-discuss yan, Sir, yung primary evidence. Madali lang yan, kunti lang yan. Ano pa, yung prison mayor at reclusion temporal. Yan,
purong arson yan, sir. O, nandun yan sa BFP SOP natin. So, we will schedule another live for that na specific lamang sa fire investigation. Madali lang po yung fire investigation, basta kabisado ninyo yung mga technical terms. Alam naman natin, during exams, mas maraming kinukuha sa fire investigation and ginagamit nila ito, situational sentences. Kaya dapat alam nyo kung ano ba talaga yung procedures, no, na ginagawa ng mga bumbero natin. Arson, yes po. Pag arson, intentional yan. Ay, hindi naman eh. Ay, hindi naman lahat. Kasi meron tayo yung 4 types. Yun po yung natural, accidental. Ano pa yun? Ah, later, madi-discuss natin yun. Sir, paano po ba sir magkuha ng soft copy for print? So, meron tayong Google Drive. Pwede nyo po i-download dun. Okay, it's 7:31 na pala. All right, 168 na tayo, and we will start in 'yun. 'Yun, nakabalik na tayo. Okay, welcome sa class Tanglaw Fire Officer Exam. Drills and rationalization. So for tonight, we will discuss, no, 10 questions, and syempre, i-discuss natin 'yan while question and answers, no, para ma-assist natin yung nalalaman ninyo about sa review, kasi for sure yung iba sa inyo is nakapag-start na naman ng review. So, this will be refreshment para sa inyo. Sir, kailan po ang free viewing sa POA? We'll announce with that. Okay, sabi ni Miarfi, ni ko kaya niyan, 2022 if we pass, sir. Yun. Congratulations, sir. Tama ba in-expect ko, sir, na may review na more explanation about sa kabuuan ng pagiging fire officer? Medyo ako na ano sa tanong niyo, sir. But yung duration ng review natin or yung main activities ng review natin is about lang talaga sa fire officer examination. No? And syempre, makasama din naman natin doon is may bumbero. No? May dalawang bumbero na makasama natin. And for sure, kilala nyo na kung sino sila. So, class Tanglaw, if we program presents all about fire officer exam, drills, and rationalization. So, padadaliin lang natin to. Welcome po sa mga bagong pasok and sa mga magtatanong kung recorded ba ito. Yes po, naka-record ito. And makikita nyo dito sa page ng class Tanglaw and pati yung dating live natin nasa class Tanglaw din. Okay? All right. Balikan natin kung ano yung FOE coverage. No? We have 2 coverage, no, yung fire specialized areas and then yung general ability. So sa specialized areas we have fire suppression, fire safety and prevention, fire investigation, ito yung arson nandito, and administrative matters yung 9263, 9592, yung 6975 nandito. 9263, 6975 and 95 92. Dito sa fire safety and prevention, we have the 9514 o yung fire code natin, bagong fire code natin. Fire investigation naman, we have the 1613 law on arson, saka na yung BFP SOP. Okay? Sir, pa-check po sa message ko, nakapagbayad. Yes po, sa mga nakapagbayad, marireplyan kayo mamaya. Okay? Pag-iintay lang po. And rest assured, no, marireplyan po kayo. General ability naman, we have the verbal ability, analytical reasoning, and numerical ability. So, for numerical, yes po, maganda talaga unahin natin yung fire. So, for numerical ability, makakasama natin si Ma'am Leonaline. For analytical reasoning, ako pong bahala dito. And for verbal ability, we have Ma'am Jeannie dapat. Alright. Yun, tanong na agad, wala nang cheche boreche.
na na-explain ko na yung ibang dapat nyo malaman sa FOE dati, and for this next na mga videos natin will be more focused on questions and answers. Okay, so for number one question, it is a rapid self-sustaining oxidation process accompanied by the evolution of heat and light of varying intensity. A, that is oxygen. B, fuel. C, heat. And D, fire. No, yeah, sabi ni Ma'am Chai, Quinto Topil, no, wala nang intro-intro. Start na agad, bakbakan agad. Yon, sabi ni Ma'am Mena Ross Grospi, letter D daw. Wow, fire. So, dapat alam nyo to, mga ripa-pips. Sagot natin is, of course, sagot ng karamihan, fire. So, yan na din yung sagot natin. It is a rapid self-sustaining oxidation process accompanied by the evolution of heat and light of varying intensity. So again, ano ba itong oxygen, fuel, and heat? Sila yung fire triangle. Okay? Ano si oxygen? Oxygen is a colorless, odorless gas. Ano naman si fuel? Di ba? Itong fuel, sila yung mga material or substance that capable of burning. Halimbawa ng fuel, we have yung kahoy, no, yung damit, yung gas. Pwede yan, pangdagdag ng apoy. At ano naman yung heat? Heat is the energy component. Siya yung nagbibigay or yun, nagbibigay ng init doon sa fuel natin. Halimbawa, yung kahoy, no. Siyempre, kung mayroong heat, init yung kahoy, masusunog yun. And then oxygen. So, ano yung kulang? Bakit ito fire triangle lang? Ganyan kasi sila. No, we have the oxygen, fuel, and heat. So, yan yung dati. But kalaunan, tinatawag dito is, nagiging kimika, nagiging fire tetrahedro na. So, ito daw yung chemical reaction. Kasi daw, hindi pwede na si heat, oxygen, and fuel lang, sila lang tatlo yung bumubuo ng apoy. So, dapat merong chemical reaction kung saan silang tatlo is nagre-react, kaya nagkakaroon ng apoy. So, kung tanggalin mo si oxygen dyan, wala ng apoy. Patay na yung apoy. So, yan yung magiging topic natin for fire suppression. And for that, we will be having Sir Niseda po. O, yung top one. So, very expert siya pagdating sa ganyan. So, another definition ng fire, it is a chemical reaction or the rapid oxidation of a fuel producing heat and light. So, please, ano na lang, take note of what I am saying kasi hindi ko nasusulat lahat. Okay? So, next questions. Congratulations nga pala sa nakakuha ng correct answer. So, palapakan naman siya. Next, it is an active chemical reaction. Okay? Tanda natin, an active chemical reaction that takes place between the fuel, heat, and oxygen in the form of light and noticeable heat. So, ano ba yan? Oxygen, fuel, chemical reaction, or fire? So, what is your answer for fire? I mean, for number two. Ma'am Lee Samari answered letter C. Others naman, letter D. Oh, marami yung C natin. Ulitin natin na, it is an active chemical reaction that takes place between fuel, heat, and oxygen in the form of light and noticeable heat. Sagot mo natin dito is fire pa rin. No, hindi po chemical reaction kasi tinatanong na nga an active chemical reaction. So, wala na si chemical reaction sa choices natin. Sagot mo natin dito is fire. No, this is the other definition of fire. And ano pa yung ibang definition ng fire na lumabas sa exam? Ito po, take note nito. Fire according to fire code, no? Quote ko na lang dito. According to fire code. Ano yung definition niya? It is the active. Sulat ko na lang. Active principle of burning. Taglit lang. Na-miss ko na magsulat. Nag-magsulat sa ano eh. Blackboard. O, nung college pa. Characterized by heat and light.
Oh, yan, memorize nyo yan. Lumabas to, no? What is fire? According to fire code, it is an active principle of burning characterized by heat and light. Right? Oh, naku po, wala pong masama kapag sumubo kayo. Kapag mali, wala pong masama. Kaya nga tayo nagkakaroon ng review para ma-assist natin yung nalalaman natin. Okay? Hindi naman tayo perfecto eh. Wala pong ano dyan. Kahit magkamali yung sagot ninyo, hindi po natin yun ano yan. As long as nakikinig kayo. Okay? Alright. So, enjoy lang tayo. Chill-chill lang po tayo dito. Wala pong samaan ng loob. Okay? Magiging bumbero pa tayo soon. So, next question. Number 3. It involves fire without direct human intervention. So, ito yung sinasabi kanina. Yung may nagtanong kanina. Okay? Kung ano, about sa arson. Alright. So, for question number 3, it involves fire without direct human intervention. A. Undetermined fire cause. B. Incendiary. C. Accidental. Or later D. Natural fire. Ano ba yung sagot natin for number 3? Okay, we have letter D and letter C. Right? Yung iba, ano yung sagot yung iba? Okay, wag po kayong mahiya magsagot. Okay nga yan eh, mas maganda nga yan. Nang malaman natin, or nang malaman ninyo kung ano ba talaga yung kung ano yung assessment ninyo sa inyong sarili. Okay? Lahat tayo nagsimula sa ganyan. Ako dati, kahit mali-mali, sumasali ako sa mga review. Hindi ako nahihiyang sumagot eh. Yes po, recorded po ito. It involves fire without direct human intervention. Okay, meron na nandiyan. No? Without direct human intervention. Siyempre, it is a natural fire. Hindi po yan accidental. Eh, natural fire kasi direct without direct human intervention. So, ano ba yung undetermined fire cause? Ano ba ito sila pala? Ito sila, they are the classification of fire. Ulit lang. Classification of causes of fire pala. We have 4, no? Causes of fire. We have the undetermined, we have the incendiary, the accidental, and the natural fire. So, ano ba yung undetermined? Undetermined means cannot be proven kung saan ba siya sa tatlo na iyan. Okay? Ano naman yung incendiary fire? Pag sinabi nating incendiary fire, deliberately, kung saan, or it means na sinasadya ito. Okay? Deliberate. Deliberately sit under circumstances. Talagang sinasadya. Ano naman yung accidental fire? Accidental fire naman, involve fire without, okay, mali pala. Ay, hindi. Okay. Galit lang, nagkalito na tayo. Okay, accidental fire pala. Mali, or natural fire pala yon. So, accidental fire does not involve pala. Does not involve deliberate human act. No, does not involve deliberate human act. Halimbawa, ano bang halimbawa ng accidental? Yung carelessly discarded cigarettes, no? Yung nanigarilyo ka, tapos tinapon mo lang yung sigarilyo mo dun sa tabi ng daan and may ano siyang dahon, and then nasunog, no? That is considered as accidental kasi accident eh. Hindi mo naman sinasadya.
Okay, and next, natural fire naman involves fire without direct human intervention. Without direct human intervention. Alin bang halimbawa ng natural fire? Oh, yung ano, forest fire, ganon. Oh, that is, that does not involve human intervention, no? Natural lang. Oh, yung halimbawa, causes ng earthquake or yung typhoon, lightning, no? Yung lightning, yan yung isang halimbawa. Nagkaroon ng sunog dahil sa lightning na yon. So, that is considered as a natural fire. So, yan pong apat ang causes of fire. So, please take note of that. Huwag nyong ipag-ano yan. Oh, yes. Another explanation for this is God's act. Natural fire is, okay, God's act. No, yung hindi talaga kinalaman sa buhay ng tao na talagang nagkaroon lang ng fire without the participation of human being. Okay? Tandaan natin ang kaibahan ng accidental fire and natural fire. Right? So, take note of that. Ano yung classification ng causes of fire? We have the natural fire, accidental fire, incendiary fire, and undetermined fire cause. Okay? Next. Ito. Examples are, so na-discuss na natin to. Examples are, carelessly discarded cigarettes. Careless disposition of readily combustible materials. Ito, carelessly discarded cigarettes. Careless disposition of readily combustible materials, poorly managed or defective heating facilities, or overheating, spark, and electrical defects. Ano po yan? Is that belong to undetermined fire cause? Was that belong to the incendiary fire? Is that accidental or is that natural? Most of you naman answered correct answer. No? Correct answer natin is, it is accidental fire. Okay, ano ngayong natural fire? Sabi kanina sa nag-comment, God's act. Accidental fire naman, involved, does not involve deliberate human act, no? Accident lang. Incendiary, deliberately set under circumstances. Undetermined fire cause cannot be proven. Okay? Sana may idea na kayo ano yung classification ng causes of fire. So, silang apat lang na nandyan. Okay, next question natin, number 5. It is, I think lumabas to sa mga bagong passer dyan. Please pakirecall po, but ano kasi, parang narecall ko to sa mga dating nag-take ng exam. So, it is a building unsafe. Tingnan natin yung keyword natin ha. Unsafe building in case of fire because it will burn easily or because it lacks adequate exits or fire escape. Ano ba yan? Fire trap, fire alarm, fire door, and fire hazard. Okay. Isang technique na ginagawa natin when we're answering exams like this is yung reading comprehension or yung context clues. Ano ba yung kadalasan kasi nasa mismong tanong na yung sagot. Okay? Building and safe in case of fire because it will burn easily or because it lacks of adequate exits of fire escape. So, bakit siya nagiging unsafe? Dahil lacks of exits or fire escape. So, ano ba yan? It's fire trap? Fire alarm? Hindi yan fire alarm eh. Hindi din yan fire door. Fire hazard pwede. But, sagot natin for that one is fire trap. No? Unsafe building. Kaya siya nagkaroon ng fire trap. No? Isa pang keyword natin dyan, it lacks adequate exits or fire escape. Kaya, natatrap. Hindi makalabas yung apoy. Okay? Ano nga yung fire? Sabi ng fire code natin, according to fire code, active principle of burning, talagang ililista ko ito. Kasi lalabas ulit ito. Active principle of burning. Characterized by and light.
Sir, tanong na po, ano yung normal size ng ladder lumabas to last exam? Ha? Please paki ano po ng questions na din. Or, okay. Hindi ko, ano, hindi ko pa nagets yung question ni Sir Jeff Perez, but I'll be taking notes for that. And babalikan natin yan next slide. Okay? Marami pang lumabas eh. Yung PSI, ganun. Okay, so next question natin. Number 6. So, number 6 na. Ano tayo? Kalahati na tayo. Wow! 241. Nanonood tonight. Thank you for your support. It is A. Ako, napakataas ng tanong. Any visual or audible signal produced by a device or system to warn the occupants? Warm. Warn po ito. Warn. Warn the occupants of the building or firefighting elements of the presence or danger of fire to enable them to undertake immediate action to save life and property and to suppress the fire. Ano yung sagot natin for that? Letter B, marami yung sagot ng letter B natin. So, ano nga yung fire trap? Kanina sinasabi natin, unsafe building. Okay? Bakit unsafe? It lack of exits and fire escapes. Kaya natutrap yung apoy, hindi makalabas. Okay? Sagot natin, syempre, obvious naman. Fire alarm. Sir, ano yung sa-suggest nyo or ma-advise nyo sa mga mag-take ng exams? Greatest advice, please do read. Kahit ano. Ma-encounter nyo ganitong tanong, napakataas, tapos hindi kayo sanay magbasa. Mapapagod yung utak nyo dyan, parekoy. No? Kaya dapat talaga nagpa-practice kayong magbasa. Why is that? Para ma-enhance yung reading skills ninyo. Kasi yung utak natin napapagod kapag nagkakaroon ng information overload. Kaya dapat talaga mag-practice kayo magbasa kahit hindi related to fire. Kahit may mga newspaper dyan or kahit anong articles, basahin nyo po na masanay yung utak nyo sa pagbabasa ng mga mahahabang tanong. Sa experience ko, kunti lang yung, di ba, meron tayong 25% lang for general ability. But my experience during the live exam, marami po yung reading comprehension. Marami sila. And buti na lang nakapagbasa, basa ako. Kaya natapos ko talaga yung exam. Yung iba, hindi sanay magbasa, hindi nila natatapos yung exam. Bakit? Kasi wala na silang maisip na hindi na tinatanggap ng utak nila yung test. Okay, so dapat talaga, kapag sumabak kayo sa gera ng exam, dapat handa kayo. Sabi ni Sir Jeric, good luck sa exam ninyo mga future firefighters, if uwi pa sir. So, congratulations Sir Jeric Pinato. And syempre, meron din tayo no mga reviews natin dati sa Masiklab na fire officer exam review din. 3 days nga lang yon. And yung iba sa kanila is bumbero na. So, congratulations for that. Yung question na may accept and exempt, yes, be careful with that too. Okay, next question natin, we have question number 7. It is a fire-resistive door. Oh, may clue na agad sa tanong. Prescribed for openings in fire separation walls or partitions. Ano ba yan? Fire-resistive door prescribed for openings in fire separation walls or partitions. Sabi ni Ma'am Chai Tupil, sana ay hindi na ako makapwesto sa katabi ng bintana, bilad na bilad at init. Nahampas ng kortina. Yes po, yan yung isa na hindi natin na-anticipate during exam. Yung nandun ka sa init. Mabuti na lang yung iba is nandun malapit sa bintuan, hindi masyadong mainit. Eh. Yung talagang pwesto ng upuan, isa din yan. Eh. Yung environment, isa din yan sa nakaka-epekto during exams. Wow, sagot ninyo is fire doors. Obviously, sagot natin dito is fire door. Ano ba yung fire trap ulit? Unsafe building. Bakit unsafe building? Lack of exit. Okay? Ano naman? Para saan naman yung fire alarm? That is for warning, no? The occupants. Fire alarm.
Ano man yung fire door, it is a fire separation walls or partitions. Meron tayong firewall. Hindi ko pa nakita yung ano niya, meaning niya. Hindi ko na ready ngayon, but take note for that firewall. Okay? Please search po the meaning of firewall para sa inyo yan. Sir, ng ilang items ng exam, sir, at mga ilang oras kaya abutin ng exam? Yung exam natin is 160 items po yun. 150, yan po yung question proper, habang yung 10 items naman is yung personal background natin. Halimbawa, sa personal background natin is yung gender, bracket ng edad, yun po. Sir, paano po mag-avail ng online review? PM lang po kayo sa page ng class ng now. Okay? Hopefully, nakuha nyo yung tama sagot natin. Next question natin, number 8. Yun, number 8. Tatlong questions na lang. It is any condition or act which increases or may cause an increase. Any condition or act. Tanda natin na act. Which increases or may cause an increase in the probability of the occurrence of fire, or which may obstruct, delay, hinder, or interfere with firefighting operations and the safeguarding of life and property. Ano ba yan? Fire trap ba yan? Fire lane ba yan? Hazard or abatement? Ano nga yung fire trap? Unsafe building. Bakit unsafe building yung fire trap? Hindi makalabas yung apoy, natatrap sila sa loob. Ano naman yung fire hazard kanina? Condition or act which increases or may cause an increase in the probability of occurrence of fire. Increases fire. Fire hazard yung sagot natin. Ang sagot nyo na pala. Number 8 po, sagot natin is fire hazard. Okay? Ang sagot nyo na pala. Ano yung abatement? Abatement, ay sulat ko na lang yung meaning. Any act that would remove or neutralize if fire hazard. Pag may fire hazard, ginagawa niya dyan is abatement. Ano yung abatement? Nire-remove yung mga fire hazard. Okay? Ano naman yung fire lane? Siyempre, fire lane, it is a portion. Ito yung actual definition niya. Portion of a roadway that should be kept open. Okay? Meaning na fire lane, according to fire code, it is a portion of a roadway should be kept open. Bakit? For fire emergencies. Ano naman yung abatement? Any act that would remove or neutralize a fire hazard. A firewall wall designed. Okay. Sabi ni Natividad Ed, a firewall is a wall designed to prevent the spread of fire, having a fire resistance rating of not less than 4 hours with sufficient structural ability. Pin natin po. Yun. Yung meaning po ng firewall natin is nakapin sa comment section. Thank you for that, Natividad Ed. Okay, may mga tanong ba bago tayo magpatuloy? Saglit lang, inom muna tayo ng tubig. Lipat muna natin sa ibang, Yes po, pwede nyo po itong ma-reply. Lipat muna natin sa ibang tanong. Okay, yan. Na-discuss na natin to last time. Inom muna ka ng tubig. Sagutan nyo muna yan.
Yun. Yung clue natin is electromagnetic wave. Electromagnetic waves. Sagot natin syempre is radiation. Syempre, radiation yung sagot dyan. Ano nga ito sila? They are the what? Sila yung methods of transfer. Okay? Sila yung methods of transfer. Itong tatlo. Okay? Methods of transfer. Pag sinabi natin conduction, solid. Radiation, electromagnetic waves or rays. Pag convection naman, liquid, no? So, balikan nyo na lang doon sa last discussions natin. So, ano naman yung friction? So, speaking of friction, okay. Might as well, relate ko na lang dito yung types of energy. So, we have four types of energy for FOE. Okay? Ano ba yung types ng energy natin? We have the chemical energy. Next is electrical energy. Next is nuclear energy. And fourth, mechanical energy. Okay. For the meaning of this, meron dito sa mga reviewers natin. And then also, you can search sa definition ng types ng energy natin. Okay? Search na lang po yung types of energy. May you're welcome in advance. May makukuha kayo. All right, so last question. So dapat ma-perfect niyo na 'to. Madali-dali lang matapos ang ano natin, no? Nag-isang oras ba tayo? Hindi tayo umabot ng isang oras. Okay, last questions. Ito. Kung may nakaalala, last October, maraming group admins and members nag-aaway tungkol dito kung ano ba yung tamang sagot. Pati ako, naubos na yung boses ko sa pag ano ng tamang sagot dito. All but one can compose the first responder in the incident. Ano ba yung sagot natin? Hazmat or yung hazardous material team? Police, firefighter, or media? All but one. Lahat daw maliban sa isa. Tagalog natin ha. Lahat. Sagot mo natin dito is media po. Okay? Lahat. Maliban. Sa isa. Can compose the first responder in the incident. O, lahat maliban sa isa magka-compose sa first responder according sa incident. Hazmat team, syempre kailangan yan sa incident. Police, syempre kailangan yan. Firefighter, syempre kailangan yan. So, media, hindi yan kailangan sa first responder ng incident natin. Tandaan natin na lahat maliban sa isa. All but one. Okay? Yon, mag-ingat tayo sa mga tanong na ganyan. Marami yan, yung all, some, ganon. I think this is the last slides ng ano ko, ng topic ko for tonight. But might as well, I share this one, fire development. Marami ding lumabas dito. Actually, gusto ko pa sana magturo talaga. Kaso, medyo kahol to sa oras Kasi marami din tayong ginagawa sa buhay-buhay natin. But, yeah, every Sunday, as much as possible, mas lalong pag-iigihan pa natin. Dagdagan natin yung questions next time. Hazmat po is sa Sardus Material Team. Sila po yung brands ng bureau na sila yung brands ng bureau kung saan nag-investigate sa mga hazardous materials. Sila yung nagre-rescue sa mga hazardous materials. Okay? Fire development, we have the ignition stage. Okay? Take note of this, guys. We have five fire development. Next is the growth stage. Sir, ang hazmat is first responders. Depende.
pwede hazmat first responders, pwede rin hindi. Okay, but according sa choices natin, all but one can pwedeng mag-compose sa first responder in the incident. Sino lang ang hindi? Isa lang kasi yung choices na pagpipili natin eh. So that should be media. Okay? May review this Sunday, sir? Yes po. Every Sunday. Growth stage. Asensya na po, sir. Haber, ambula. Pero develop na siya. Okay, growth stage. Next, number 3 is the flashover. Okay, kapag nagre-review kayo, manonood ka ng YouTube, marami kayong maririnig tungkol dito sa flashover na yan. Please be mind of that. We have the fully developed. Yun. Nakuha na ni Sir Ed. Tama ba, Sir Ed? And then, number 5, decay. Okay? Hindi ko na lang isusulat yung meaning nila, ha? I'll just read na lang. Anong oras sa Sunday? Same time, same date. Same time, same day. Sunday, 7:30 p.m. po. So, initial stage, ito yung point wherein the fire starts, no? Halimbawa, ganito. Ito, fire starts. Meron ng apoy na ganyan. Growth stage naman, it is the smoke naman is getting thicker at the first spreading na. Halimbawa dito, yung smoke is meron ng smoke na ganyan. And dito yung fire, pumunta na siya dito sa kabila. That is growth stage. Plus over naman, siyempre, ito yung transition from growth stage to the fully develop. No? Meron na silang mga huge smoke na makikita natin. So that is the flashover. So, fully developed, pinakamatindi na abot ng apoy. It means na yung mga fuel na nandyan is nakuha na niya. And decay, paubos na yung apoy natin. So, that is decay. From the word itself, decay. According to Alan Mark, flashover, fully developed, and decay. Kainative.ed, we have the ignition, growth, flashover, and fully developed, then decay. So, thank you for that. Okay, so any questions? Ako, hindi pa yan nare-review. Okay, please review for that. Yun, thank you na agad. Napakunti. Unti lang pala talaga yung discussions natin. Okay, so thank you so much. Hopefully, may nakuha ulit kayo for tonight. Excuse me for that. May inaakaso lang. So, thank you so much no sa pagsama sa amin sa review. Okay, salamat palagi. And see you ulit next Sunday, no? Ilan ba tayo? So, we have 229 viewers na nandito. And hopefully, no, sana makapasa kayo. Every Monday po ang live user. Every Sunday po yung live natin, free live natin every Sunday. So, kahapon sana to. Kaso, medyo kahol sa oras. Kaya ngayon, natin nilipat. And then sa mga nagtatanong about sa review, okay, ito yung mga kasama natin. We have Sir Jason Niseda. So, SFO2 Jason Niseda. Siya po yung top 1 sa October 2022. And then meron naman Sir Harbinel Padilla, Aku. So, siya yung top 3 sa April 2022. So, magkasabay po kami sa April 2022. Kaso hindi lang ako kapunta sa top. Masyado ano tayo eh. Kulang sa hangin. And then, Sir Kirko, kasabayan sila ni Sir Niseda sa October. Then, syempre, kilala natin. No need more introduction, Ma'am Leonalyn Tayone and Ma'am Jenny dapat. Okay? So, yung enrollment po sa mga nagtatanong, ha, 349 pesos. Almost 1 month po yung coverage ng review from May 5 to May 31 yan. Okay? And then, every 6:30 p.m. onward, syempre, yung ano natin. Every 6:30 p.m. onwards yung coverage ng review natin. Okay? So, susulitin natin yan. Yes po, sa mga gustong mag-enroll, ito, hindi naman sa pag-ano,
May, yes, meron po kaming Napol Compo kaso wala pa ngayon. Hindi naman sa pag ano eh encourage na sumali sa review namin. Kasi kahit saan pwede naman kayo sumali. Kung meron kayong kaya talaga na pumasok sa mga review or review centers no na kagaya nito or meron diyan sa inyo malapit, please pumasok po kayo. Oh, hindi nauulit yung opportunity. Malay nyo sa yung opportunity na ito is ngayon lang. Oh, wala na bukas, wala na sa susunod. Kaya itudo nyo sa exam na to para mapasa nyo yung exams. Isipin natin, no, every 2 years lang yung exam. Sayang din naman eh. Mag-antay ka pa ulit ng 2 years para sumubok. So ngayon, habang may time ka pa, may panahon ka pa, itudo mo na yung exams. Kung sa tingin mo hindi makakatulong yung class ng law, yes, pwede lang po kayong sumali sa ibang review group. Hindi, ang purpose namin is hindi naman talaga pera-pera eh. Purpose namin is matulungan yung iba na makapasa talaga sa exam. Yan yung pinaka-purpose kung kaya nga napakakunti lang ng review natin. Pero kung nakukulangan kayo, marami namang natuturo eh, 'di ba? Ng mga known na mga review center. So pwede kayong sumali, mas mahal, mas maganda. Okay, but sa amin syempre, I promise naman we'll give. Kaya nga yung motto ng Class Tang Law, all the best, kung saan lahat ng pinoproduce namin is with our best talaga. Sir, after ng review, yes po, meron tayong mga mock test and final test. O, talagang review na yan, discussions and review. May CLI, wala pa tayo sa CLI, but susubukan natin. Kasi sa LET, meron na tayo eh. Okay, baka may mga tanong pa kayo. Sir, line times po, numerical, fiat, verbal. Yung general ability po, which is yung mga numerical, is nasa 25% lang. Okay, thank you so much. And good night sa mga, ano na, or sa mga hindi para kumakain. Please, kumain na kayo. Sa mga, okay, baka may mga tanong pa. Ay, ito, yung sa ano natin, Pinology natin. So, mga kasama natin, syempre, sa Pinology, Police Master Sergeant Roy Estillero, and then Ma'am Rica May Aban. So, syempre, may mga nakakilala na kay Ma'am Rica May Aban. Napagagaling niya po magturo. And then, syempre, Sir Songa, siya yung, ano, top 3, no, ng October Pinology Officer Exam. And then, syempre, kami din nila, Ma'am Linaline and Ma'am Ginny dapat. Alright. So, once again, thank you so much and siguro wala na kayong, sir, ilang oras ang exam? Yung exam natin is 3 hours and 5 minutes po. Okay, any more for your questions? Discuss muna natin o gintuan muna tayo habang marami pa yung hindi nag-out. Sa mga babehay dyan, ingat po kayo. Live lectures and recorded files. Free soft copies na meron tayong mga reviewer. Sir Kirk lang malakas. Kasama natin Sir Kirk tonight. And then, malapit na pala. Lumabas yung result ng civil service. So, congratulations in advance. And syempre, mas ipipray talaga natin na makapagsayo. Okay, bakit ba? So, tanong, bakit ba nagkakaroon tayo ng bayad sa review? Eh, napakamura naman. Pwede din naman natin yan. Eh, libre na lang. Ito yung isang purpose. Kapag binayaran mo ang isang bagay, kapag meron kang nilagay sa isang bagay, syempre, mas pag-uusayan mo ganyan. Tendency kasi, dati, meron kami mga review na libre lang talaga. Ang tendency is, hindi kasi yun, nagiging priority sa ilan. Bakit? Kasi, hindi nila binayaran. Wala silang ginastos. Pero kapag magagastos ka sa isang bagay, masasayangan ka kasi doon sa gastos, sa bayad mo. Kaya talagang pag-iigihan mo yung pag-review. Yan yung isang catch kung bakit marami yung pumapasa sa review centers. Hindi yun dahil sa mga references na binibigay nila. Siyempre, meron din namang effect yun, pero hindi yun dahil doon sa mga references. Kaya maraming pumapasa sa mga review center kasi yung mga sumasali doon is nagbayad. And siyempre, kapag nagbayad ka, susulitin mo yung pagre-review. Yan yung isang dahilan. O, sa mga tanglaw, sa mga nandun sa tropang Baragad Bardagulan, parang kada araw eh, may nagbabardagulan doon. Siyempre, managed by Sir Kirk and Sir Aris.
Nandun din sila Ma'am Gleo and Sir Mark, yung mga active yon. Sir, may limit po ba yung slot? Yes, meron. Okay, so thank you so much. I think no more. Sir, ilan yung coverage ng grammar and correct usage? Yung grammar natin is I think nasa 10 to 15 questions ata yun. Hindi lang ako sure. Nandun din pala si Ma'am Leonaline. Okay, thank you so much and good night everyone. See you ulit next Sunday po. Next Sunday ang makakasama natin Sir Kirk. Oh, malakas. Sir Kirk, please prepare. Next Sunday. Dito pa talaga ginawa yung announcement. So, thank you so much and be ending this live in 5, 4, 3, 2, and 1.